naghahanap ako ng alternative or additional arsenal for my action cameras. So I have Insta360 1R with 1 inch, 4K and 360. Then I have the Pocket 2. So all of this may different functionalities or different use para sa akin. And actually, I'm saving up for the go-to, yung wearable action camera, since medyo attractive sa akin and pasok siya dun sa mga ginagawa ko, like for traveling, walking videos, kahit motorcycle or maxi scooter riding or driving. So pasok yung mga criteria na yon to get a wearable action camera. So yun yung target ko, the go-to. Pero itong mga nakarang araw, narinig ko na lalabas yung Osmo Action 2 or DJI Action 2. And the new DJI Action 2 is a modular design that's wearable din and magnetic siya. Yung mga modular components niya are magnetic. So napaisip ako, because the specs ng Action 2, lahat yun mas mataas kesa sa go-to. And that's the reason why today I got the Action 2. So kaka-release lang kahapon nung Action 2, and thankfully yung Altitude Digital nagkaroon ng stock today. And ayun, long story short, na-deliver sa akin today, and we will start unboxing the Action 2. So dun sa package, kinuha ko yung dual screen combo, because ito yung available today hanggang November. May isa pang combo package, which is the power combo. Yun, battery talaga. Wala siyang screen, pero alam ko mas matagal yung battery niya. But then, ang labas note sa December first week pa ata, or end of November. So, Altitude Digital, binigyan nila ako ng freebie. That's the 128GB Lexar micro SD. So, later yun natin kalikutin to. And of course, yung paperwork sa Altitude Digital. And ito yung box ng Action 2, the dual screen combo bundle. So again, mas pinili ko to kaysa sa go-to, which is yung first choice ko. So first, yung go-to nasa 2.7K lang yung maximum resolution niya. Ito 4K. And then mas malaki ang sensor nito. I think magkasing laki sila ng sensor ng Osmo Pocket 2. So if nakita nyo mga footages ng Pocket 2, maganda ang low light capabilities nito. And for some reason, mas magandang quality ng video nito kaysa sa 1 inch. And I feel it's all about the software, kasi medyo hindi na ma-maximize ng software or system nito yung 1 inch sensor. Kaya ito, mas preferred ko sa low light and cinematic shots, or mga slow or smooth shots. Sobrang linaw nito. So, with that, if yung sensor nito is same as the sensor nito, dapat yung quality ng video nila halos the same lang. Which means yung low light capability nito is dapat the same as this one. So that's another attractive deal for me. Kaya ito yung pinili ko. So ayoko na pahabain yung video. Let's unbox this. So ito yung box niya. Then ito yung back. Open na natin. So once you open the box, merong QR code here, maybe later pag ni-register na natin sa phone. Then you have manual. And then of course, makikita mo na agad yung camera. So ito yung camera. Magaan siya actually. So hindi ko alam yung weight ng go-to, pero for this one, magaan siya. So for a camera na ganitong size, magaan siya. Although maliit siya, medyo bulky. Pero for me, tamang-tama to as for wearable action camera. Saktong-sakto, especially pag ang suot mo dark clothes. Bagay na bagay. Then ito yung magnet, which attaches dito sa mga component na ganito. Like this is screen combo, magnetic siya. Ayan. So tanggalin muna natin itong plastic. Ito yung screen component niya. So dito nilalagay yung SD card dito sa screen combo. Then you have USB-C pang charge, or I think sa attachment ng mic pwede. Then ito, pwede mo na actually straight gamitin to.
meron siyang 32 gig built-in na memory or storage. So you can use this as is na. Pero kung gusto mo ng additional power, screen, and storage, then you can attach this. Pero once you attach this one, hindi na siya waterproof. Kasi ito, waterproof to for 10 meters ata. Ganito lang siya. Kung gusto mo siya attach, yun. And it's firm naman. So, hindi mo naman talaga aanuhin. Hindi naman siya mahuhulog. So, you need to press this para matanggal mo. And then, ayan. And then, malakas yung magnet niya. So, again, yung napapanood ko kasi may bumagsak. Pero this one, matibay naman. Diba? Unless talagang gaganunin mo, edi talaga baka possible na matanggal. Pero you have to press this para matanggal. So, pag tinanggal mo siya, eto again, yung waterproof niya. Hanggang 10 meters. Although, pag kinabit mo na eto or yung isa pa, yung power combo, mawawala na yung waterproof features niya. Then, you have to buy yung case. May case to eh. Para maging waterproof pag nag-combine siya. So, tignan muna natin yung mga ibang accessories niya sa loob ng box. So, ito yung stand. Tapos, ito yung para mini tripod niya. So, attach natin. So, ito kunwari, naka-attach yan. Gusto mo gamitin to. So, press mo lang, tanggalin mo. And, ipasok mo dito. So, ang bilis lang. Ang bilis lang ng process niya. So, ito yung power cable niya for charging. Then, you have the magnetic adapter mount. So, tanggalin muna natin dito. So, ito, pag may mga usual mount kayo ng action camera, kasi ito yung, ito sa baba, yung sa mga screws. So, pwede. And then, again, pag kukonnect mo, ayun lang. So, nakascrew siya. So, pwede sa helmet, pwede sa ibang mounts na pwede mo kabitan ito. Convenient siya. Again, kasi madali lang ikabit. And hindi naman siya matatanggal agad. Ayan o, hindi naman. Unless talagang anuhin mo yung ganun. Pero wala naman. Unless malakas na malakas. Hindi mo naman gagamitin yun sa ganun. So, tanggalin uli muna natin. And then, this is the magnetic lanyard. And ito yung hinahanap ko. So again, meron sa go-to nito, but because mas mataas specs nito, ito yung pinili ko. So, ganito yan, pakita ko. So, susuot mo. So, ganito. So, tatanggalin mo lang to. And then, ipapasok mo to sa loob. And then, pagpasok mo, ito yung magnet. So, ito, attach mo dito. So, ayan. So, ito, attach mo dito. So, once naka-attach yan, ayan. Pwede mo na ngayon ikabit ito. Ayan. So, again, mas strong yung magnet niya pag medyo manipis or normal yung sa tela ng clothes mo. Hindi ko lang pa natetest or saka ko itetest sa mga jackets or pag makakapal yung fabric. So, pero makapit siya. And mukhang di naman mahuhulog. So, hindi ko alam kung gaano ka-strong yung magnet ng go-to, but this one mukhang matibay or madikit. So, that's my unboxing video and first impressions ko sa unboxing. Actually, hindi ko pa ino-open. Wala pa akong ino-operate. That's, gagawa na lang akong video for that, yung basic operations niya. And sa mga susunod na araw, gagawa ako ng video quality test ng camera na to. And ima-maximize ko yung capabilities nito. Lalo na this coming long weekend. So, baka may ride ako. So, watch out for those videos para malaman natin yung quality nito. If it's worth to buy one, lalo na if you have an Insta360 or if you have a DJI Pocket or if you have a GoPro 10. So, sa susunod na video ko, i-maximize natin yung capabilities
video tests, comparisons, and yung feedback ko about this. So for now, thank you for watching, and if you have time, subscribe to my channel, because most of the videos until end of the year, siguro ito muna yung gagamitin kong action camera para makita ko, makita natin how this camera performs. So for now, yun muna. Thank you.